Adrian. Adrian. Ay ayan, ayan, may iba na yan. Kapatid to, ayan, ito kasunod lang. Oo. Tatawag ko po yung mga kapatid. Oo. Hello mga madlang people. Magandang araw sa inyo lahat. Sa lahat ng mga makakapanood ng aking video na ito ay mega love shout out po sa inyong lahat. Dahil sa video ko ngayon ay meron na naman akong i-share sa inyo na maganda na pagkakapirahan. Yes, mga madlang people, mga pagkakapirahan, isang simpleng tip o isang simpleng bagay na pagkakapirahan ang inyong malalaman dito sa aking video na ito. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe na din para sa mga susunod ng video ay maging updated kayo. Ito sa video ko na ito guys ay ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na natuklasan din man aking asawa. So hindi niya sukat akalain na mula dito sa mga sira na ito na nakukuha niya doon sa double burner gas stove. Meron pa rin sa ditong pwedeng makuha na dalawang bagay na dagdag income pala. So, nalaman lang din niya nung nagbakla siya nito, meron siyang dalawang bagay na nakuha dito na dagdag income sa aming sa aming buhay. Kaya lang siyempre guys, hindi naman madali yung pagbabaklas ng mga ganito, ng mga appliances, ng mga sirang appliances para makuha mo yung parts na gusto mong kunin. Kaya kailangan pag-aaralan din yung pagbabaklas at saka pagtitiyagaan mo siya para makuha mo siya. So ito kasi ang asawa ko, kapag alam niya na mayroon siya makukuha na pwedeng pagkapirahan dun sa mga sirang appliances, eh tinatiyaga niya talaga yan na baklasin o chap-chapin kahit gaano man niyang kahirap. Titigain talaga niya yan para makuha na niya yung bagay na iyon na alam niyang pagkakapirahan o dagdag na income sa aming hanap buhay na pangangalakan. Kaya ito, ayan, kinatyaga niya yan. Ito yung mga parts guys na makikita niyo sa ilanin ng gas stove or double burner stove. Ito yun na nakakabit sa ilalim. Ito yun. Ayan, so tinanggal niya yan. Ayan. Tinanggal niya yan para i-separate niya yun. So, nung madami-dami na, nakaipon na siya nito. So, naisip na niya na baklasin na niya isa-isa para makuha niya yung mga, yung dalawang parts, yung dalawang bagay na kailangan niyang makuha. So, ito yung guys yung tinatawag na na alloy or aluminum at saka yung tanso. Tansong dilaw kung tawagin. Tansong dilaw, malaginto ang itsura niyan. Kasi yung kulay niyan, kulay dilaw. Kaya malaginto. So yan, iniisa-isa niyan panggalin niyan dahil maya-maya. Itong kumpul na ito guys ay iisa-isahin pa rin niya yan dahil diyan niya kukunin yung aluminum or alloy at saka yung tansong dilaw. Kaya pagtitiyagaan niya yan na isa-isahin maya-maya. So, makikita ninyo yung tinutukoy ko. Kaya continue for watching guys hanggang sa matapos itong aking video para alam nyo kung ano yung aking tinutukoy. So, since ito namang video ko ay makabuluhan naman dahil meron naman kayo matututunan na pagkakapirahan, i-continue nyo na yung panunood dito at huwag nyong kalimutan na i-share na din sa iba para malaman din ng iba. So, syempre, ang tanging nakakaalam lang ito, yung mga kagaya namin na ang hanap buhay ay pamimili ng kalakal at yung may mga junk shop. Sila ang nakakaalam ito. Okay? So, alam nyo ba guys, maliit na bagay na itong yung ganito, malaki din ang natutulong ito sa aming income, sa aming kita, sa pamimili namin sa kalakal. Kasi nakakadagdag siya. Kung tutuusin, yung pamimili ng kalakal ay maraming paraan yan para kumita ka talaga dyan. Yun nga lang, kailangan mo maging wise din
Kailangan talaga ay maging matyaga kung gusto mong kumita ka talaga ng maganda sa pamamagitan ng mga kalakal na nabibili. Lalo-lalo na yung mga sirang appliances. Maraming pwedeng ano din guys na makukuha na kapakipakinabang. Kagaya nito. O, ito pinagtiyagaan nga ng asawa ko na baklasin para makuha lang niya yung kapiraso dyan na tansong dilaw na aking pinutukoy. At maya-maya lang, eh, makikita nyo na ang tansong dilaw na kakapiraso lang siya, guys. Kapiraso lang talaga siya, maliit lang siya. Pero kinatyaga niya yan makuha dyan kasi nga, mahal ang kilo nito. So, kapag nakaipon ka ng isang kilo, pwede mo nang dalhin sa junk shop. At ayun, may pambili ka na ng bigas, may pambili ka pa ng ulam, may pambili ka pa ng kape. O, diba? So, malaking bagay din. Malaking bagay din na pandagdag din sa pang-araw-araw ng basic daily needs natin. So, continue for watching guys at huwag kalimutan na i-share, mag-like, at mag-subscribe na din sa mga hindi pa nakasubscribe. So, ayan, medyo nahihirapan din siya dyan kasi nga makalawang na siya. Tsaka yung mga tornilyo niya eh, mahirap na din siyang tanggalin. Kasi yung tornilyo niya ay naka-stack up na siya, guys. Yung hindi na ba siya umiikot, kahit na iskru-iskruhin mo siya, hindi na siya umiikot. Ayan, minsan kailangan niyang pukpukin. O, ayan. Kasi yung pagpupukpuk niyan ay nakakatuloy yun para umiikot ulit yung tornilyo at lumuwag din yung tornilyo at kanyang matanggal. Kaya kailangan din yung pukpukin na yan kagaya ng ginagawa niyan yan. Kasi nga, sa sobrang pagka-stuck na, kinalawang na, o kaya yung tornilyo eh, hindi na talaga siya umiikot. Napuno na siya ng kalawang, i-stack up na siya. So, ayan na, malapit na niya makuha yung ano, yung aluminum or alloy. Yan, nakikita niyo guys na yan. Yan ang tinatawag na alloy. Yung kulay gray na yan. So, lahat ng bakal na nakakabit dyan, eh, kailangan niyang tanggalin para makuha niya itong aluminum. Yan, kagaya nitong hawak ko na ito guys. Yan, nakikita niyo yung kulay gray na yan. Yan ay alloy or aluminum. At itong mga may kalawang na ito na parts na nakikita ninyo, ito naman yung mga bakal na kailangan yung tanggalin. Yan. So, kailangan yung matanggal yan at para ma-separate yan. So, tatlong klase makukuha dyan. Bakal, alloy, at tansong dilaw. So, ito na. Ayan na. Hindi ko napapansin sa kakadaldal ko, mayroon na pala sinatanggal na isang tansong dilaw. Yes. Ito nga ang tansong dilaw, guys, na aking tinutukoy kanina pa sa simula pala ng aking video. Dahil itong tansong dilaw na ito ay talagang malaking bagay ito sa amin kapag ito ay naipon. Oo nga, maliit na bagay lang siya. Pero kapag ka nakaipon ka ng isang kilo nyan, sabi ko nga sa inyo kanina, o ito pa, ito yung tinatawag na alloy o aluminum na kailangan niyang ano, himay-himayin yan para makuha din niya yan. Pero mas madali namang kunin yung ano yun kaysa dito sa tansong dilaw. Itong tansong dilaw to guys, medyo mahirap-hirap talaga itong ano yun, kunin kasi napakalate niya eh. Nababalot siya ng ano, ng bakal. Kaya ayan, yung hawak niyang iyan guys, ayan, ayan ang tanso. So, kailangan niyang tagain niya na makuha. May nakakabit kasi dyan na bakal, kaya kailangan niyang tagain niya na tanggalin yung bakal dyan para makuha niya yung maliit na yun na tansong dilaw. So, ayan. Yes, sa wakas, makakadalawa na rin. Actually, ilang oras ni si dyan na nagkukuting-ting yan. So, matagal-tagal din talaga bago niya makuha niya yan. Pero kailangan niyang tagain.
Kasi alam niya na may kita dyan sa maliit na yan na bagay na kinukuha niya. Yan tansong dilaw na iyan. Na andyan ang kita. Matagal-tagal nga lang bago makaipon kasi maliliit siya. Per kilo. So kapag nakaipon na kami ng ganyan at umabot na ng 1 kilo, o yung malaking bagay na. O ayan, nakakadalawa na sa tiyaga, nakuha din sa tiyaga. 2 piraso na ang aming maiipon. Nakakadalawa na. So kapag iyan ay umabot ng 1 kilo, ay pwede na yan galing sa junk shop. O diba, malaking bagay din. Hindi man ganun kadali, pero kapag naipon, ay di nagiging pera din. Tiyaga nga lang talaga. Ayan. So nakakatuwa guys kapag marami na akong naiipon ito. Kapag umabot na ng 1 kilo. Kasi alam ko pag 1 kilo na, may pambili na ako ng bigas at ulam. May pambili na rin ako ng kape. May pambili ako ng merienda. At saka ito rin ng mga alin na ito. Ayan, malaking bagay din yun. Kasi mahal din ang kilo niyan guys. Pero syempre matagal-tagal din makaipon yan kasi magaan lang ang timbang niya. Napakagaan yan. Kung ikukumpara doon sa mga tanso, mabigat yun. Yan. Itong hawak kong ito guys, yan. Kailangan tanggalin yung mga bakal na yan na nakakabit. Yung makalawin na yan. Para makuha niya yung aluminum na yan or alloy. So kita nyo, iisa-isahin niya yan. Na tatanggalin, babaklasin. Para lang makuha niya yung alloy at saka yung tansong dalaw na ina, ipinakita ko sa inyo kanina lang. So, sa wari ko naman kapag ka naubos niya itong tanggalin, yung alloy na ay magtitimbang din naman niya ng 1 kilo. Or hindi man magtimbang ng 1 kilo, siguro yung mga kalahati din. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at pa-share na din guys ng aking video. Maraming salamat sa walang sawang suporta ng aking mga solid supporters na laging nandiyan. Thank you for watching!